This better be important. Sinulalasing din ang puto ng mga polis! Kahit kailan, wala ka talagang puso. Once you leave, automatic pulled out ng lashera jewelry from the lineup. My mother needs me. Ano ba? Sana kasi tumitingin ka sa dinadaanan mo. You are now a part of Korean fashion. Nakakalabas si Lola kasi weekends po eh. Huwag kami alala na igagawa ako ng paraan. Mabuting tao si Lucille. Parte na nga siya ng pamilya namin eh. Yan ba ang dahilan ko ba't ka nagpunta dito? Para pagbintangan ako? Alam ko na yung asawa mo nung nabubuhay pa at ang panganay mong anak ay pinagtulungan si Ace. Galang mo naman na mayapa na. You don't want to make an enemy out of me. I have friends in the district. May babasura natin ang kaso na sa mother mo in no time at all. Matanda na ang nanay ko. Hindi siya dapat nakagitin. Walang korting makikinig ng kaso weekends, Marisa. I can't believe she said that to me. Umiwas muna kayo sa kanya. I'm sorry to tell you this, but between her and Lucing, mas may tiwala ako kay Lucing. Bakit niyo po pinakalog si Nanay Lucing? Ginawa ko lang yun para protektahan ang sarili ko. Hindi ko gusto na makulong siya. I also understand saan nanggagaling ang mami ko. Wala akong magagawa doon. I can't believe this. Gusto kong ipakita dyan sa Lucing kung saan siya nababagay. Magaling yung abogadong nakuha natin, ma'am. Sigurado akong masisistensyahan siya. Perfect. Lisa, si Nanay Lucing, kumusta na siya? Ayun, sa Lunes pa siya pwedeng piyansahan. Hindi ako makapaniwala na ipinakulong ni Elise si Nanay Lucing. Marisa, hindi naman ginusto ni Elise na mangyari ito kay Nanay Lucing. When I told her about it, doon lang niya nalaman. Yung mom ni Elise ang nagdesisyon. Naniwala ka naman. Ano yun? Nataon lang na natapat ang pag-aresto kay nanay sa araw ng napaka-importanting presentation namin. Gabriel, nakuha ni Elise yung bid. Nakinabang siya to. Paborito ni Lola. Ay! Galunggong at saka bagoong at talbos ng kamote. Hindi ko inisip na ganitong kahirap pala magprito ng isda. Ay! Ito yung trick yun eh. Kailangan mo ng panakip. Ayan. Hawak mo. Ha? Lapit mo yan. Hindi ka matakot. Sumapit ka na. Ganito, di ba? Hindi. Lapit mo konti. Ay! Lapit mo konti. Ayan. Ay! Ay!
ako, masakit talaga yan. Ah! Aray, ang hapti! Ouch! Ouch! Woo! Diyos ko, ang init pala ng mantika. Congratulations, everyone. Senye Doza has officially made it to the Korean Fashion Week. Yes. Let's drink to that. Cheers! 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 Hayop ka! Wala ka talagang puso. Pinakulong mo si nanay para lang makuha mo yung deal? Of course not. Hindi ko pinakulong si Nanay Lucy. Pero nakinabang ka. Kung wala ka talagang kasalanan, mag-back out ka! I will not do that. I won this deal fair and square at hindi ko bibitawan yun dahil lang sa mga ibinibintang mo sa akin. I will always choose what is best for Senitosa dahil ang buhay ng mga pamilya ng mga empleyado ko nakaasa sa kumpanya ko. Sinanay! Sinanay, hindi mo ba siya pamilya? Huh? Ang dali mo nga siyang itinapon itang dahil lang sa isang kasinungalingan. Crossed the line. Tinamay mo si nanay sa kasakiman mo. Manda ka, Enis. Aalis ka? Magkikita kami ni Jake. Pupunta namin si Lola Lucing. Wait. You're supposed to be taking care of your grandma. Yun nga po yung ginagawa ko. I'm taking care of my Lola Lucing. Anak, ready ka na? Yes, Dad. Take a look. Of course. This is Nani Lucy. Ito yung file sa kaso ni Lucinda Pineda. Siguraduhin mo lang na makakalabas siya ng bulungan. I'm sure this is a small favor I'm asking you.
kumpara naman sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. After all, I cleared your son's mess. At sigurado kung ayaw mong ibunyag pong skandalong ginawa niya. Mas lalo na ngayon, napakabango ng pangalan niya sa mga tao ngayon. Adelina, you don't have to threaten me with my lifelong debt. Hindi ko naman nakakalimutan na ikaw at ang organisasyon ang naging dahilan kung bakit nakaupo ngayon sa pwesto ang aking anak. Don't worry. Aayusin ko ito agad-agad. Mabuti naman na nagkakaliwanagan tayo. Judge Solomon. Pitan ko po. Sorry. Thank you. What's the matter? My pearly shell? Tingin niyo ba talagang tinulakayan niyo na ilusing? Hindi kay aksidente ang nangyari. Sinadya niya yun. Sigurado ako. Nagmumukha lang na mabait si Lucing para kaawaan ng mag-ama mo. Eh, yung dalawa naniniwala naman sa kanya. I think, anak, ikaw naniniwala ka na rin sa kanya. Elise, matagal na siyang naglilihim sa'yo dati pa. Diba? Sinikreto rin niya sa'yo yung relasyon ni Gabriel at ni Marisa. Matagal na niyang pinapaikot ang ulo mo. Alam ko wala ako doon para protektahan ka. Kaya nga gusto kong bumawi ngayon. Remember, Elise, blood is thicker than water. Mutla ka. Hey, okay? Init. Uy ka ng lagnat. Kamu ka ng medicine, please. Hey. Mom, wala lang ako. Oh, you are not okay. What are you talking about? Inaapoy ka ng lagnat, anak. Nasobrahan ka sa pagod. Ito ang nangyayari kapag hindi mo ako pinapakinggan, kapag sinusuway mo ako. What has gotten into you, anak? What has gotten into me? Ma'am, baka dapat kailangan yung tanungin ang sarili nyo. Nagbago po kayo umpisa nung dumating si Lola Belen. Nagbago rin ang pakitungo mo kay Lola Lucing. Ngayon wala na siya and it's all your fault. Sumasagot ka na ng ganyan ngayon? Siguro kanya ng impluensya ng Jake na yan sa'yo. You really want to play that card, Ma'am? Hey, what's going on? Huh? Oh. Yung anak mo kasi, pagsabihan mo, hindi yung kinukonsinti mo. Anak, naiintindihan kita. Pero hindi naman tama na sinugot mo yung mom mo na ganyan. Hindi ko kasi siya maintindihan ngayon eh. Una, hinayaan niya makulong si Lola Lucing. Ngayon, mamasamain niya yung pagsama ko kay Jake?
Anak, I'm sorry na naiipit ka sa away ng mami mo at ni Marisa. Dad, Jake helps me with all of my assignments. Anak, kung kailangan mo ng tulong galing kay Jake para sa school, dadalhin ko siya dito. Na hindi kailangan malaman ng mami mo. Okay? Thank you for being supportive, Dad. Samahan niyo muna si Nanay Lusing. Muna na kayo. Sige po. Prisa. Can we talk? At Marisa, gusto ko lang mag-sorry. With everything that's happening. Wala akong kasalanan. Si Elise at ang nanay niya ang dapat humingi ng tawad sa nanay ko. Pero dapat pinigilan ko sila. Wala akong nagawa. Kilalang kilala ko yung si Elise. Napaka-selfish niya. She will do anything to get what she wants. Lalo na ngayon nakasama niya yung nanay niya. Tignan niyo kayong dalawa. Magkapatid ang isura ninyo. Masaya ako. Dahil alam ko kung anong pinagdaanan ninyo bago kayo nakarating sa ganitong sitwasyon. You don't turn your back on family, Lola. Turo niyo po sa amin yun. Kaya kayong dalawa, hindi kayo dapat nag-aaway. Kung hindi niyo na kaya ang bawat isa, magtiyaga kayo. Noong mga sanggol pa lang kayo, inalagaan ko na kayo. Pinangarap ko na sana sa paglaki ninyo, nagmamahalan kayo, pinuprotektahan ang bawat isa. Ito ang lagi niyong tatandaan. Magkapatid kayong dalawa. Hindi dahil sa iisa lang ang ama ninyo, kundi meron din kayo ng iisa na nagmamahal sa inyo. Ang lola niyo. Ako yun. Sobra-sobra ko kayo, mahal ang dalawa. Lola naman eh. Kayo po yung may problema, kami yung inaalala mo. Lola. Mahal din po namin kayo. Kalimutan ang mga sinabi ko. Dahil kahit buhay ko, ipapalit ko para sa inyong dalawa. Ganun ko kayo kamahal. Mahal din po namin kayo, Lola.